Congratulations, Juan. Hindi ba matagal yun ang iniintay ito ni Sandra? Oo nga eh. Hindi ako makapaniwala. But I must warn you. Delikado ang pagbubuntis ni Sandra. Hindi siya dapat mapagod o mag-alala. She should be stress-free. Anything that could give her stress and bad feelings, dapat mawala. Ha? Ano nangyari? Buntis ka pala. Bakit hindi mo pinaalam? Kasi gusto sana kitang surprisahin eh. Mommy, I'm so excited. So, wakas magkakaroon na rin ako ng kapatid. Oo nga. Oh, magkakaroon na kayo ng kapatid. Ha? Ano ka mo? Buntis ang madrasta ni Esperanza? Bakit? Ilang taon na ba yung Sandra na yon? Hindi talaga titigil ang babaeng yun. Hanggat hindi niya mapaalis sa Esperanza. Lola, ano ang ibig niyo sabihin? Eh baka gawa-gawa lang ng lokarit ng babaeng yan. Para masunod lahat ng gusto niya. Hi, Han! Oh, nandahan ka. Baka mamaya madulas kayo. Baka mapano yung baby natin. Nako! Kayang-kaya ko. Malakas ang katawang ko. Alam mo, Han, ang pakiramdam ko, parang bagong kasal ako na ngayon palang magkakaanak. Kasi, ano? Yan dapat pakalagaan natin. Ilang taon nating hinihintayan. Buti nga, dumating. Hi, Dad! Oh, Cecil. Ang ate mo, nandiyan ha? Ay, wala pa po, Daddy. Baka daw po gabihin sila ni Danilo. Sige po, Daddy. Tita Sandra, maano na ho ako sa kwarto. May gagawin pa kasi ako eh. Sige. Ewan ko kung bakit, Han. Pero, alam mo, kumukulo ang dugo ko sa anak mo. Baka naman, napaglilihiyan mo lang si Cecil. Hindi. Hindi si Cecil. Si Esperanza. Oh, tamo. Naalala ko lang siya. Nanginginig na ako, pati kamay ko. Han? Han? Paalisin mo muna siya. Ilayo mo muna siya sa akin, please. Sabi, ito na naman tayo. Mga anak niya, hindi ko matatanggap na mahiwalay sila. Sabi sa akin ng doktora, huwag daw akong mamumblema at saka maaaborido. Mahal ko ang magiging anak natin. Magtatampo sa akin si Esperanza kapag inilipat ko siya ng bahay. Alam mo, Robby, napakasimpleng problema. Pero naguguluhan ako, ha? Pareho mo kasi silang mahal, kuya. Oo nga, eh. Gusto kong makita ni Esperanza kung gaano kaligaya ngayong magkakaroon na kami ng anak ni Sandra. Gusto kong maramdaman nila, maramdaman ni Esperanza, yung excitement na naramdaman ko ngayon. Gusto kong maranasan nila kung paano ang paghihintay doon sa batang isisilang ni Sandra. Eh bakit hindi niyo kusapin si ate? Total naman parati nung wala dito si Esperanza. Napakalaki mo naman itong bahay niyo. Siya na lang ang umiwas
habang naglilihi siya, di ba? Ano kaya magiging anak ni Tita Sandra? Sana lalaki, ano? Para dalawa na sila ni Danilo. Happy ka ba, ate? Oo, ano man. Alam mo kasi, Cecil, iba kasi kapag may bata sa bahay, masaya. Ewan ko. Lumaki kasi akong nag-iisa eh. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na iba kapag may bata sa bahay. Para malaman mo, pagka may bata sa bahay, magulo. Masaya, palagi may nangungulit sa'yo. Ganun. Iba ang pakiramdam, alam mo yun? Palagi kang magigising sa tabi mo. Palaging may magsasabi sa'yo ng ate. Ayaw mo yun, may mag-aate na sa'yo. Ha? Oh! Kagaya ng isang to, napakakulit. Danilo, alam mo? Yan, kagaya niyan. Ikaw, kuya. Oh, alam niyo kasi nakikita ko kay kanina pa. Ang seryoso-seryoso niya, parang pinag-uusapan kayo napaka-importante. Kasi, ikaw, gusto mo bang magkaroon ng anak si Tita Sandra? Ah, pala. Alam niyo kung ako tatanungin niyo, depende. Depende? Pwede ba yun? Oo, depende. Depende kung kanino siya magmamana, di ba? Uncle Daddy. Talaga. Siyempre, oo. Magkatita Sandra. Alam mo, ate, pareho na kami ni Kuya. Hindi kayo pareho dahil ikaw ayaw mo. Etong lalaking to, depende. Paano kayo magiging pareho? Sige nga. Tita Sandra. Ate, kanina na rin yun. Kanina rin yun. Hindi. Alam niyo kasi, sasabi ko sa inyo nung bata pa si Junjun, nung baby pa yon, napakaiyakin ng bata yun. Pero kapag ka nilaro mo na, tatawa na rin ang tatawa, tapos magpapakalga sa'yo. Hanggang sa hindi mo na siya mababa. Ay, si Esperanza, ating-ati ang dating. Alam mo, kaya pwedeng-pwede ka magkaroon ng kapatid eh. Siyempre eh. Basta ako. Kahit anong mangyari, hindi ko aalagaan yung batang ayoko. Ay, ako, depende. Pag mabait yung bata, aalagaan ko, lalaroin ko pa. Pero pag salpahe, eh, magsama lang sila ng nanay niya. Siya na lang mag-alaga doon sa bata. Ang sabi ko, gina! Itatanto na lang, ano kaya sa palagay niyo? Sino kaya magiging kamukha ng bata? Ano? Ano? Ang mapaglilihan. Sandra. Ano talaga? Sumasama ko. Aray ko. Aray ka. Aray ka. Aray ka. Yeah, si Sandra. Ano ba? Lalamig niya itong pagkain. Eh, sir, kasunod ko na po siya. Hindi ka na. Ayoko sa mukha mo. Ayoko, ayoko, ayoko sa mukha Sandra! Mo! Sandra! Tumig, tumig! Huwag tumig, dali! Dali, huwag tumig! Umaligam ka, ha? Ganda na yan. Mukha ng pipo basa. Dali! Oh, oh. Mukha niya. Nasusuka ako. Alisin mo siya dito. Alisin mo siya dito. Tuntura naman akong ginagawang masama. Bakit nagagalit siya sa akin? Naglilihi kasi yan dito sa Sandra mo eh. Pagpasinsyahan mo na. Oh, Esperanza, huwag sanang ikaw ang mapaglihan ni Tita Sandra. Kamalas mo namang tao. Imposible, no? Ang sabihin niyo, baka galit si Tita Sandra kay ate. Yung pa. Hindi imposible, Cecil. Dad, ang ibig mo sabihin, sa akin naglilihi si Tita Sandra? Kamalas ni ate. Matutuwa ako, anak. Kapag
Nakakuha akong gali mo. Ewan. Nagiging ka dyan, ha? Yeah. Kasi I'm sure malusog yung bata. Ako'y makikiusap sa inyo. Talia! Makikiusap ako sa inyo. Huwag niyong bibigyan na sama ng loob at inasandra niyo. Alam niyo, napakatagal na panahon namin hinihintay ang batang yan. Danilo, huwag ka magpapakita mo mga kasama ng loob yung bata. Sila, ingat ka pa kayo ng pati, ha? Ako ay kinidin. Makikiusap na ako sa inyo, ha? Nay, kayo po ba, Nay, nung nagbubuntis kayo, eh, hirap din kayo maglihi? Hindi, dahil bata pa ako at saka pagpag ang katawan ko. Buntis na nga ako nun kay Noel, hindi ko pa alam. Ops, ops! Ako yata pinag-uusapan niya. Oh, Tol! Uy! Ano, Tol? Kamusta? Ito, okay lang. Ay, ako. Oh, ay. Yung kapatid mo na mo ang problema, eh, meron namang malapit ang tumawag sa kanya ng kuya. Ha? Bakit? Ay, Tol, alam mo si Tita Sandra buntis. Eh, ayun, ubod na sungit at alam mo na, naglilihi daw. Sa totoo lang, Danilo, mahirap na maging babae. Iba-iba ang karanasan ng mga babae sa pagbubuntis. Meron akong kakilala dyan, eh, 9 na buwan, nakahiga lang. Yung iba naman, dinudugo. Eh, bihira yung katulad ko na maswerte na hindi nahirapan sa paglilihi. Ba, ako may pinsan, eh, ano eh, nakakamoy lang ng bawang, eh, naku, nagdududu, walang nagsusaka na. Eh, alam mo, Tatay Ponso, okay pa yun eh. Oo. Ito si Tita Sandra, OA. Bakit? Alam mo ba naman, alam mo ko anong pinaglilihan niya, si Esperanza, tuwing makikita daw niya yung mukha, nasusuka. Naku. Eh, alam mo, kung hindi lang buntis yung tao ngayon, pinatulang ko na eh. Siyempre ngayon, magagawa niya lahat ng gusto niya dahil buntis. Eh, Tol, buti siya sing hindi na pag-iinitan. Subukan niya. Eh, papatulan siya ng taong yun eh. Naku, Danilo, intindihin niyo na lang ang Tita Sandra ninyo. Mahirap ang magbuntis, lalo na sa katulad niya na nagkakaedad na. Eh, pag nagkataon, para siyang nanganganay. Mm. Tol, mabuti ka pa, magkakapatid ka na. Tol, alam mo, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Kung matutuwa ba ako o... Ako, ewan ko ba? Ah, Inay? Ano kaya kung magbuntis din ka? Nako, anak ha, huwag kang magsalita ng ganyan. Ay, naku, ayoko na magbuntis at masaya na ako sa inyong dalawa ni Danilo. Ay, naku. Talaga, kung anong pinagsasasabi. Hindi ko may imagine kayo na ipagbuntis. Kung hindi mo na siya matiis, edi doon ka na muna sa bahay. Nakakahiya kay Daddy Anton eh. Ayokong isipin niya na hindi ko gusto yung magiging anak na lang ni Tita Sandra. Eh, kung nagmumukha ka namang kawawa, maiintindihan ka na niya. Hayaan mo na. Total naman, sabi naman ng nanay mo, ilang buwan lang naman ang paglilihihin, di ba? Titiisin ko na lang si Tita Sandra. Eh, baka kasi hindi na ako makapagpigil pag nabalitaan ko na namang may ginawa sa'yo yung asawa ng daddy mo. Lilipas din ang init ng ulo ni Tita Sandra kapag malaki na tiyan niya. Sa
pinitikis ako ng daddy mo. Tingnan ko lang kung hindi siya magsisi sa gagawin mo. Ano ba ang nangyayari dito? Ano bang emergency sinasabi mo? Eh, sir, kasi si Ma'am Sandra po. Oh, ano nangyayari sa Ma'am Sandra mo? Eh, sir, lumayas po si Ma'am. Ano?